Samantala, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng mga nagkaka-COVID-19 sa bansa. Nito po nga ng Sabado, June 20, record high ang naitalang fresh cases sa isang araw na umabot po sa 578. Nasa tamang direksyon nga ba tayo sa ating laban kontra sa COVID-19? Pag-usapan po natin yan kasama si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergire. Yusek Vergire, good morning po. Si Connie Season po ito. Good morning, Connie. Ma'am, ito na nga po, sa kasalukuyang trend ho, tila hindi malayong maabot natin itong sinasabi po ng isang pag-aaral sa UP na pagdating po ng katapusan ng buwan, maaaring umabot nga po tayo sa 40,000 COVID-19 cases. Ano po ang tingin nyo dyan at ano ho ang ginagawa natin para hopefully hindi ho tayo umabot doon? Yes, Connie, no? Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan itong ating mga itinatalang mga kaso sa bawat araw ay may mga kasamang mga late cases. So hindi lang ito lahat fresh cases. So with the estimate of UP, sinasabi nila doon that 50,000 cases. And these cases that we are reporting right now, meron tayong hindi mga actual na nangyari talaga in 3 days. So isa yun sa dapat natin tignan. Pag tinignan natin ang ating mga datos ngayon, lalong-lalo na yung sa mga pagkakamatay, ito ay bumababa na ng husto. Yung ating case doubling time, nung dati, nasa mga 4 hanggang 5 araw para magdoble ang kaso dito sa ating sa bansa. Ngayon, umaabot na tayo sa 7 araw. Bumabagal na ang ating pagdoble ng mga numero ng kaso dito. Bagaman meron tayo mga ibang areas ngayon, na makikita natin na medyo talagang tumataas ang mga kaso. Pero hindi naman ito sa kabuuan ng Pilipinas. Overall, makikita natin pati ang ating health system capacity ay mukhang sufficient naman at makakaagapay tayo kung sakaling tumaas ang mga kaso. Klaruhin ko lang po, so yung case doubling time natin as of now ay 7 days. No? Pero patuloy pa rin ho ba yung ating pagiging agresibo sa mga pagtetest po natin despite sinasabi nga natin na yung case doubling time is at 7 days pa rin? Yes, Connie, hindi naman natin titigilan itong mga interventions na ginagawa natin. Sa katunayan nga, mas pinag-iigting natin kasi gusto natin ngayon, mas ma-monitor natin, lalong-lalo na ang mga komunidad para makita natin kung may mga bagong kasong lumalabas. Okay, with of course yung increase po ng COVID-19 cases ngayon sa ating bansa, may mga nagsasabi na parang hindi angkop, no, na parang mas maging maluwag yung quarantine protocols. Ano ho ang inyong reaction dyan? Meron tayong mga pinagbabasihan para sa ating quarantine protocol. So sa bawat lugar, tinitignan natin kung ano yung case doubling time nila, kung ano yung critical care utilization rate. Pero katulad nga ng sinasabi natin, hindi lang health ang tinitingnan natin, tumitingin din tayo sa ibang aspeto ng mga ibang sektor, katulad ng ekonomiya, ng social, at saka ng security. So 4 na major things yan na tinitignan ng ating interagency task force bago sila magdesisyon. So pag tinignan naman natin, hindi naman natin ikokompromiso ang isang lugar para luwagan natin kung nakikita naman natin na hindi kakayanin ang kanilang sistema. So katulad ng sabi ko, hindi lang numero ang tinitignan natin, pati yung kapasidad ng health system nila kung sila ay makakaagapay kung sakaling may mga maraming kasong dumating. Ma'am, update lang ako kasi nabanggit nyo tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtitest. No? Meron tayong sinasabing parating pa rin na mahigit 200,000 PCR test kit. Ano hong update dyan? Tayo ay naka-receive na noong Sabado ng mga deliveries dito sa mga binibili natin ng mga logistical supplies, yung mga laboratory supplies. Tayo ay mag-deliver na ngayong Linggo sa lahat ng laboratorio natin, ng gobyerno, para makapagbigay nitong mga testing kits. We have sufficient supply of testing kits. Ang ating talagang ikinaka-challenge ngayon would be the other supplies for laboratories, katulad ng mga supplies natin for automated extraction machines at saka yung iba pa nating logistical supplies for labs. Alright. Ma'am, ito rin kasi merong lumabas naman na pag-aaral sa Europa na may posible hong may kinalaman daw yung blood type ng isang tao o kaya genes dun sa kung gaano katindi na magiging effect ng virus po ng COVID-19 sa kanilang katawan. Kinoconsider ho ba yung blood type ng pasyente sa mga ipaprioritize na itetest po sa COVID-19 dahil sa pag-aaral na ito? Katulad ng sinasabi natin, lumabas sa mga articles na yan ng pag-aaral ng isang Linggo, tinitignan natin yan. Pero katulad ng lagi namin sinasabi, kailangan natin pag-aralan muna yung ebidensya na yan
at makakalap pa na mas maraming ebidensya para masabi na talagang iyan ay ikakabenepisyo natin kung isasama natin yan sa considerations natin. Mm-hmm. But definitely, pag napatunayan niya na talagang iyan ay totoo at talagang nakakatulong, ito ay kasama natin sa ating considerations for the expanded testing protocol natin para ma-prioritize mm-hmm. yung mga high risk natin kung sakali. Yun po, okay ma'am. Pero Yusek, ito panghuling katanungan na lamang po. Ayon po sa mga Private Hospitals Association of the Philippines, nasa 300 private hospitals ang nanganganib pong magsara dahil sa epekto daw ng COVID-19 dahil umano sa kabiguang magbayad ng PhilHealth. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Merong tagapagsalita ang PhilHealth na makakapagsabi sila ng mga eksaktong detalye. Pero syempre, ang ating national government mm-hmm. naman, pati ang Department of Health, naandyan para tulungan ng ating mga private sector kung sakasakali. Dahil alam po natin na napaka-importante din nila dito sa laban natin sa kontra COVID-19. So titignan po natin at makikita natin kung ano yung mga nagiging issues so that we can provide assistance if possible. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito. Yan po naman si Yusek Rosario Berjeres. Susubukan po natin makuha ang panig naman ng PhilHealth.